abundantly blessed in Christ and forever blessed to be a blessing. Sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo malulungkot. Dahil si Kristo ay kasama natin palagi. Amen? Praise God. Kaya po wala na po yung pecha peligro, ha? Okay? Ang dapat ngayon na palagi po natin sinasabi, pecha milagro. Amen? Dahil ang Panginoon ay patuloy magbibigay po ng milagro sa atin every time na namimiligro na yung atin pong mga budget. Okay? Praise God. Kanina po, ang ganda po nung isa pong verse sinasabi niya, if the kingdom of God is your primary concern. Di po ba? Sabi dito, you will be God's primary concern. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ako yun. Okay, praise God. So we continue in the study of the book of James. Alam niyo po, during the time na nakakilala po ako sa Panginoon, naging matako po ako masyado sa salita ng Diyos, palagi ko po na ikukwento ito eh. Within a year nung maborn again po ako, tatlong beses ko pong nabasa yung Bible. Okay? Na ang kapal-kapal dahil Tagalog Bible, hindi po ba? So, akala ko, okay yun. Pero recently, pinaalala sa akin na as I was meditating the Word of God, ano po? Kasi po, pagka marami kang binasa, magiging wide-read ka eh. Pero nais pala ng Panginoon, di lamang po tayo maging wide-read. Kinakailangan po tayo ay maging deeper yung ating pong pagbabasa. Kaya dati po, ang devotion po natin is 4 chapters a day. Tama po? Ngayon, naging 1 na lang. Okay, at mas mukhang effective sa inyo. Okay, dahil mas mukhang nabibless kayo dahil hindi ka dami naman ito, 4 chapters, hindi mo pa nasisimulan, pagod ka na. Di ba? Pero ngayon talagang merong excitement na magbasa. Amen? Every chapter, okay? So always remember, because I believe all of you will become a leader one day. Okay, maaring it's not a church, maaring your own business, di ba? Pagka naging negosyante ka, kinakailangan maging leader ka eh, di ba? And yung iba sa inyo, yung mga magulang, magiging magulang, you will become a leader of your children. So, and every leader is always be a reader. Okay, tandaan po natin na a leader is a reader. Okay, so praise God. So sabi dito sa ating pong verse na iniwan last week, ano pa sabi dito? Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear. Ibig po sabihin, dapat inuunawa po natin yung ating po mga naririnig. Okay? Hindi lang amen ka ng amen. Amen. Pero wala ka naman naintindihan. Di ba ba? Quick to hear and then slow to speak. Ano ba ibig sabihin ng slow to speak? Mabagal magsalita. Hindi po, ibig po sabihin yan ay iniingatan mo ang iyong salita. Bago mo bitiwan ng isang bagay, siguraduhin mo na hindi ka makakasakit ng damdamin ng iyong kapwa. Okay? It should be encouraging, it should be inspiring. Of course, sometimes sa ating mga anak, we need to correct them. Kinakailangan tayong mag-correct, kinakailangan natin silang bigyan ng instruction. Slow to speak and slow to get to anger. Kaya bakit po? Yung galit po, hindi po yan nakakadagdag ng kaluwalhatian po ng Diyos. Okay? Alam naman po natin, hindi na po natin kinakailangan expound kung ano po yung nangyayari pagka ang isang tao ay magagalitin. Tama po? Sabi mo sa katabi po, hindi na ako magagalitin, ha? Okay. Okay. So, praise God. So, we must be careful of what we are saying. Yun po yung ibig sabihin ng slow to speak. And then, ano pa po yung characteristics of a mature Christian? Sa ating po pag-aaral, during the past few weeks, ang characteristic po ng isa pong mature Christian, we should be patient in trouble. Lahat po tayo makakaranas ng mga trial, temptations, mga bagay na hindi po natin inaasahan na darating sa ating pong buhay. Kaya kinakailangan ay magpasensya lamang po tayo. Hintay-hintay lamang po tayo. Amen? And then, ano pa po? We should practice the truth. We should not only be hearers. Hindi lamang po tayo pakinig ng pakinig, pero hindi mo naman pinapractice. Okay? Isa po yan sa palagi kong prayer. Lord, turuan mo ako, Panginoon, na gawin yung mga bagay na ipinipreach ko dito. Hindi lang ako puro daldal ng daldal. Hindi mo ba? Pero wala naman akong ginagawa. So, lahat po tayo, we are all accountable of what we are hearing and what we are doing. And then, use the power of your tongue for good and not for evil. Gamitin po natin ang ating pong bibig, ang ating pong dila, ang ating pong salita sa mabuti at hindi sa masama. Okay? Wala na po yung mga putot kutsinta. Okay? Na kung saan puro maanghang, maasim, di ba? Mapait ang mga lumalabas sa bibig mo. Okay? Ngayon po, ang dapat lalabas po sa ating pong bibig ay pawang mga matatamis. Amen? Amen? Praise God. And then, ang ating pong title is small but incredible. Okay. So, kanina po, nasagot na po namin yung tanong, ano po ba yung pinakamaliit na bagay na nakakagawa po ng malaking gulo o malaking pagbabago sa ating pong buhay? Wala pong iba kundi yung ating pong dila.
Okay? The tongue is small but incredible. It has incredible power, di ba? To get you sick or to get you well. Di ba? Maaari rin itong makapaggawa, makapag-create ng iyong future. Ang future mo maaaring masira dahil sa iyong mga sinasabi. Okay? Tandaan po natin, it's very important ang atin pong mga sinasabi. Meron po siyang kapangyarihan, mabago yung atin pong future at yung atin pong destiny. Kaya po we always have confession. Confession that Jesus is Lord over my life. Jesus is Lord over my finances. Jesus is Lord over my future. Jesus is Lord of my eternity. Amen? And then, words have no bone but strong enough to break a heart. Kaya sabi sa katabi mo, careful. Okay, ingat-ingat po tayo sa ating pong sinasabi. Okay, alam niyo po ba yung ating pong buto? Yung ating pong bones? Sino po dito may mga buto? Ayan, lahat po tayo dito may buto, okay? Okay. Yeah, alam niyo po yung buto, pagka siya po yan na nasugatan, it takes 68 weeks for it to heal. Okay, ganun katindi pagka meron kang sakit sa buto. So ilan yung 68 weeks? Ilang taong po yun? Okay, meron pong 52 weeks sa isang taon. Tama po? And then, so, meron pong, kwenta. Okay. So, ang ano po, is, at 17 months po yun, and then it's 1 year and 5 months. Okay? So, yung broken heart po, pero po yung broken heart, sometimes it doesn't take, not only 68 weeks para po mag-hilo, minsan it takes a lot of years para po mag hilom. Okay? Kaya sabihin mo rin sa katabi mo, careful. Okay. So, dear brothers and sisters, that many of you should become teachers in the church, for we who teach will be judged more strictly. Ang dila po namin, sa pagtuturo, ginagamit po namin to build up people. Di po ba? Maaaring aking sabihin, it may destroy your destiny, it may destroy your future. Okay? Kaya po, it's very important for me. Kaya po palagi ako pong humingi ng panalangin sa bawat sa po sa inyo. Okay? Kasi po, once na naligaw ako, ligaw tayong lahat. Di ba? Pag bumagsak ako, bagsak tayong lahat. Okay? So, pag napaglalangan ako, napaglalangan tayong lahat. So, it's very important for you as a brothers and sisters, bilang isang co-workers, bilang kapatid sa pananampalataya. Okay? You have to pray for me. Okay? Praise the Lord. Sino po yung nagpe-pray po sa akin? Wow, ang dami. Praise the Lord. Yung mga hindi nagtaas, start praying for me, okay? Okay. Meron po kayo assignment ngayon. Okay? So indeed, we all make many mistakes, for if we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way. Ayun, meron palang kapangyarihan talaga yung ating pong bibig. Kasi po, dito pa nagsisimula yung ating pong mga gawa, yung ating pong pamumuhay, yung ating pong pag-iisip. Okay? Kaya napakahalaga that every time, okay, i-control po natin yung ating pumibig. Okay? I-control po natin, huwag makapagsalita ng mga pangit na bagay kahit po sa ating po sarili. Di ba? Pag-gising mo pa lang sa umaga, alam niyo po, isa pong declaration every morning. It's very, very basic. Madali po ninyo matandaan. Palagi ko sinasabi, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Okay? Hindi ka pa nasihang, kinanta mo pa. Diba? This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ayun. Sinusubo ko lang kayo. Okay. Hindi mo ba? It's very important. Hindi mo ba? Binibigyan mo na kagad ng direksyon ng iyong araw na magiging masaya ka. Dahil sa ating pong araw, hindi po natin alam ang ating pong mga kakaharapin. Masungit na amo, di po ba? Customer, di ba, na wala sa mood, natalo sa sugal, di po ba? Tama po? Kaya it's very important that we should be directing our day with our words. We can make a large horse go wherever we want by means of a small bit in its mouth. Ito po yun, ano po? Small bit enables the rider to control a great horse. Yan po yung nagko-control, di po ba? Pagka hinila mo, ibig sabihin nun, hihinto po siya. Pagka, ano mo, aabante siya. Pagka hinila mo muna sa kaliwa, kakaliwa siya. Okay? Hindi ka kakalabanin nun. Hinila mo na dito, pumunta pa rin siya sa kabila. Hindi po. So, yun po yung nagko-control. So, ibig sabihin, nagko-control po yung kabayo. Ang dila po ninyo, kaya nyo rin pong kontrolin.
Okay. And a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. Kahit po malakas yung ulan, malakas yung bagyo, na i-control po natin, maiiwasan po natin ang ating pong kapahamakan pagka tayo po may control. Ito po yung itsura po ng ship. Okay? Isa po siyang cruise ship. At ang kanyang rudder ay yun pong nasa baba. Ito po yun. Hindi po yung umiikot, ha? Hindi po yung electric fan. Okay? Ito po. Ayun po, yun po yung para pong ganyan po siya. Yan lang po yung umiikot-ikot para makontrol yung kanyang destination. Okay? So, ganun din po ate pong dila. Our tongue is just like a rudder. It can control our lives. Alam niya kung saan tayo maaring makarating once na naayos mo ang iyong bibig. Okay? Kaya, careful, careful. Okay, iba na tono. Okay? Praise God. So, words kill. Words give life. They're either poison or fruit. So, yung ate po mga sinasabi, di po ba? Nakapagbibigay po ng buhay. Okay? Maari po din po makamatay. Kaya po, it's very important for us to choose the words that we are saying. Okay? Tulad po ng isa pong judge. Ang isa pong judge, pagka sinabi niya dun sa isa pong accused na sa kanya, guilty. Di po ba? So, kulong ka na. Bitay ka. Di ba? Patay ka na. Okay? Or not guilty. So, ganun din po ang ating pong sinasabi. We should be judging our life, ourselves, according to the Word of God. Okay? Okay, and then ang presidente po ng US, isa lamang pong pirma niya, isa lamang pong sinabi niyan, maaari na po magkaglo, maaari na po magkaroon ng World War III. Okay? And it's very dangerous. Alam mo naman po natin, nagkaroon po ng World War III, hindi na po barilan lang, bombahan na. Okay? And then ang magulang, ng isang magulang, pagka sinabi niyang yes or no, maaari na po magbigay ito po niyo ng isang direction sa kanya pong anak, maaari po siyang mapahamak, maaari po siyang maging maayos ang kanya pong pamumuhay sa pamamagitan po ng mga bagay na sinasabi natin bilang mga magulang. Sino po yung mga magulang dito? Okay, so mag-aral po tayo. We should never stop studying as a parent. Dapat po, inaaral po natin paano po natin mapapalaki ang ating pong mga magulang ng maayos. Okay? Praise God. Okay, so in the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches, but a tiny spark can set a great forest on fire. So, maaari po ito mag-create ng malaking sunog. Okay? Ang sunog, hindi po ba? Ibig sabihin, sunog, kaguluhan. Sa isang church, pagka meron lang isa dito na chismotic. Di ba? Isa lang na chismotic. Okay? Maaari na pong magkagulo-gulo ang church. Di ba ba? Okay. Praise God. So, it's very important na yung ating pong bibig ay makontrol po natin. Alam niyo po, nagkaroon po ng sunog sa Chicago in the year 1871. At ang nangyari po ay 100,000 people po ang nawalan po ng kanila pong bahay. And then 12,000 buildings ang nasira, nasunog. And then 500 people died at 400 milyong dolyares ang nawala. Okay, so ang ating pong mga sinasabi, maaari po itong mag-create ng sunog. Okay? Kaya, careful, careful. Okay. Praise God. And then the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself. Kaya po hindi lamang po natin sinusuko ang ating pong buhay, ang ating pong puso, ang ating pong isipan. Ang sinusuko po natin, maging ang ating pong dila. Okay, we surrender our words. Sa hope, prayer po namin, sometimes we pray na pag naalala ko, Lord, we pray, Panginoon, we surrender our mind, we surrender our words, ang tongue, and we surrender our day unto you. Amen? Kasi it's, sometimes we nawawala po tayo ng control, kaya napakahalaga po that we should always be reminded na dapat po hindi lamang po natin sinusuko ang ating buhay, maging ating pong mga dila. Okay? Kaya yung mga may gustong isukong dila dito, pwede nyo nang ilagay yung dila. Praise the Lord. People can tame all kinds of animals, birds, reptiles, and fish. Hindi po ba? Nakapanood na po ba kayo sa circus? Sa circus, hindi po ba merong leon, malalaking leon, pero naano po nila, napapaupo po nila. Hindi po ba? Napapaluhod, napapalundag. Hindi po ba? Napapapalakpak. Okay. Ganun din po. Nagpunta po kami sa Chimilong, sa Ocean Park ng China, yung isang malaking balyena, napakalaki. Mas malaki pa po dito. Pero napapalundag po nila, napaglalaro po nila ng bola. Di po ba natetame yung malalaking mga hayop?
Amen? Pero po yung dila po natin, minsan napakahirap turuan. Amen? Lalo-lalo na po, hindi po natin in-offer sa Panginoon. Kaya it's very important for us sa ating po declaration, di ba? Kaya every time that we, before we start, bago po tayo magkaroon ng announcement after our worship, we declare. Dahil ginagamit po natin ang ating pong bibig dahil it will set our the course of our life. Tama po? If you are reading our devotion sa Book of Proverbs, marami po nakasulat na tungkol sa pagsasalita po natin na makapagbibigay po ng magandang direksyon sa ating buhay. Sino po dito talagang gustong masenso ang buhay? Amen. Amen. Nais po natin na masenso ang buhay, kaya unahin po natin na paasensoin ang ating pong mga sinasabi. Amen? Okay, kinakailangan upgrade po natin ang ating pong mga sinasabi. Okay, and then, but no one can tame the tongue, it is restless, evil, full of deadly poison. Alam niyo po yung deceptive things, yung nakaka, yung lason po, ano po, akala mo hindi ka nalalason, it secretly works, hindi po ba? Slowly, and then it kills. Hindi po ba? Subukan po natin patakan lang ng Clorox everyday yung ating iniinom. Hindi po ba? Unang, hindi mo mararamdaman. Pero naramdaman, umuputi yata ako ha. Okay. Hindi po ba? It's a poison. So, ganun din po yung ating po mga sinasabi, kung palaging lason ang lumalabas sa bibig mo, one day, hindi po ba? Makikita mo ang buhay mo, wasak na. Kaya it's very important for us to check what we are saying every day. Okay? Pagka sinabi mo, ano, wala ka na kang pera, palagi pang deklaran, wala, www, walang-walang-walang-wala. Di ba? Walang-walang-wala. Okay? Walang-walang-pera. Okay? So, apropado, palagi kang www. Okay? Walang-walang-wala. Okay? So, hindi po, pagka wala kang pera, sabihin mo, parating na yung pera ko. Amen? Patuloy ako susunod sa Diyos. Parating na yung pera ko. Parating na yung malalaking blessings ng buhay ko. Amen? Sige po, sabihin po natin sa sarili, parating na yung malalaking bagay na Panginoon para sa akin. Okay. Praise the Lord. Okay. Nabuhay lahat. Sometimes it praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. Iba ba? Ginagamit po natin. Si James po, wala po siyang problema during worship time. Lahat umaawit, lahat nagtataas ng kamay, lahat talagang nag-worship in spirit and truth. Ang problema ay pagka tapos na ng worship, di ba? Kung ano-ano yung mga sinasabi sa kanilang kasama sa church. Okay? Mabuti na lang wala dito nun. Amen? Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Kahit na ganyan na itsura niyan, created in the image of God yan. Nilikha yan ayon sa wangis ng Diyos. Kahit hindi ka tanggap-tanggap. Amen? Okay. Praise the Lord. And so blessing and cursing come pouring out of the same mouth. Surely, my brothers and sisters, this is not right. Okay? So, hindi tama. Na dapat ang bibig po natin kung pagpapala na lumalabas. Wala nang sumpa-sumpa. Wala nang mga bagay na mga hindi maganda lumalabas sa ating pong mga bibig. Practicing po natin. Okay po ba yan? Okay, kanina nga po, I don't know if we still have time. Kukompose ako ng prayer. Alam niyo po, kung di po tayo nakakapag-compose ng kanta, mag-compose po tayo ng prayer. Okay? Ang prayer ko, ano po, sabi dito, ay yung para po madaling matandaan, sabi, A, B, C, D, E, F, G. Okay? Ano dito, yung prayer na declaration. Yung A is anointed. Lord, I am anointed and able to do everything that you want me to do by the power of the Holy Spirit. And then yung letter B, sabi ito, I'm believing of God's faithful promises will come to pass in my life. Naniniwala ako na lahat ng mga pangako ng Diyos ay mararanasan ko sa buhay na ito. And then letter C, I'm confident that He who began a good work in me will carry it on to completion until the day of Christ. That I am diligent, letter D, diligent, disciplined, devoted disciple of Christ. That I am excited, enthusiastic, worshiping servant of the Most High God. That I am forever grateful, letter F, that I am forever grateful for what Jesus have done for me, taking my sin, shame, curse, and second death. And then letter G is, I am a generous giver of my time, talent, treasure for the expansion of God's kingdom here on earth, all for His glory. And then letter H, I am highly favored. Sabay-sabay po na sabihin, I am highly favored. I am greatly loved. I am abundantly blessed in Christ, and His goodness will follow me all the days of my life. Amen. Kung naniniwala ka, palakpakan mo ang Panginoon. Amen. Okay, so thus a spring of water bubble out from both fresh water and bitter water.
ang illustration po niya, ito po, isa pong letter A ay galing po yan ng toilet. Okay? Okay, yung isa po ay galing sa Switzerland. Okay. So, yung sabihin, pipiliin po natin yung pong galing ng Switzerland, huwag yung galing sa toilet. Ganun din po yung ating po mga salita. Dapat po hindi po nanggagaling sa impurnal ang ating po mga sinasabi. Tama po? Dapat po nanggagaling po yan sa dalisay na tubig ng salita po ng Diyos. Okay? Praise God. Alam niyo po ba na praise God, sige, mayroon po. So, does a fig tree produce olives? Or a grapevine produce figs? No, and you can draw fresh water from a salty spring. Tayo mga tao, palagi po tayong inahalin tulad sa isang puno. Tano niyo po ba yun? Palagi tayong inahalin tulad sa mga puno. Kaya makikita po natin, you will know a tree by its fruit. Makikilala po natin ang isang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Okay, tingnan mo yung katabi po, may bunga ba yan? Okay. Bungang araw siguro meron, okay? Praise the Lord. Amen. So, ibig sabihin ko, ano yung kinapapamumuhay mo, di ba? Di ba, kung palagi ka nakangiti, ibig sabihin mo, meron kang bunga. You have the fruit of the Holy Spirit within you, di ba? Pagka mahaba ang iyong pasensya, napagpapasensyahan mo ang iyong asawa, di ba? Napagpapasensyahan mo ang iyong... Di ba? So, ibig sabihin, you have the fruit of the Holy Spirit. Di ba? Meron kang love, di ba? Praise God, hindi ka madaling mamuhi. You have long-suffering, meron kang self-control, you have the fruit of the Holy Spirit. Okay? So, sometimes, and from time to time, dapat chine-check po natin yun. Okay? Chine-check po natin yung ating bunga. Baka naman wala ka talagang bunga. Di ba? Check-in po natin yung ating pong roots, yung ating pong fruit. Okay? And then, ang tongue has a power to destroy. Hindi na po natin, ayan po yung ating pong subject, yung pag-iingat po sa ating pong mga dila. Okay? Ang isa pong malaking hayop, ang isa pong mabangis na hayop, pagka hindi mo sila naturuan, sila po ay maaring maging dahilan ng iyong kapahamakan. Tama po? Pero pagka siya yung na-train, di ba? Maaring mo sila pagkakitaan. Di ba yung mga sa circus? Di ba, walang sweldo yun. Pero, di ba, nag-perform. Tama ba? Okay. Di ba, magalaga ka ng dog. Di ba, na-train mo siya ng husto. Di ba? Pwede ko lang pumunta dyan sa San Malo. Maglagay ka ng basket. Okay. And then, it will work for you. So, ganun din naman, ano, ang ating pong dila. If we can really train it, it will work for us miracles. Okay. Makakagawa ng milagro sa ating pong mga buhay. Okay, alam niyo po, during that time, short testimony lang po, kasi mahaba pa to, pero praise God. Gusto ko lang po i-share yung, during that time, talagang bagsak na bagsak po kami. Bagsak, as in bagsak. Okay, pero tuloy pa rin po ang service. Tuloy pa rin ang ngiti ni Pastor. Okay, although deep inside, mahirap. Kasi mahirap yun, mahirap kang mag-encourage ng tao pagka ikaw mismo ay discourage. Okay, hindi po totoo na wala po kami problema. Okay, nagkakaproblema po kami. Okay? Praise God. So, tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang po. Yun po yung sikreto po talaga ng pinagpalang pamumuhay, yung magtuloy-tuloy ka lang. Magtuloy-tuloy ka lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang. Okay? Praise God. So, yun po yung sikreto. And then, every morning po, praise the Lord. Okay? So, meron po ako sinulat na prayer. Sinulat ko yung prayer na gusto kong mangyari sa buhay ko. Sinulat ko po, siguro po, mga 2 pages po yun. 2 pages yun. And then, every 5 o'clock in the morning, I wake up. Binabasa ko po yun. Paulit-ulit. Hindi, wala po tayong problema kay Lord. Naririnig po ng Panginoon ang ating pong panalangin. Kahit hindi mo pa nga sinasabi, naririnig ng Panginoon. Ang problema yung ating pong pananampalataya. Yun po yung ating pong pinatitibay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-meditate sa paulit-ulit na pananalangin. Amen? And then, praise the Lord, after a few years, nakabawi po kami. Praise the Lord. Kung ano po, siguro, kung problema nyo lamang po, hundreds or thousand, kami po, millions ang po problema po namin. Pero ngayon, praise the Lord, malaya na kami. Amen. Hallelujah. Sabi nyo sa katabi mo, ikaw magiging malaya ka rin sa utang. Okay? Praise God. Okay, praise God. Okay. Hallelujah.
Okay. And then, tongue has power to direct and affect your life and others. Di po ba makaka-apekto ang yung mga bagay na sinasabi? Sa buhay mo, unang sa lahat, sa pamilya mo. Di ba? And sa church. Kaya it's very important for us to tame our tongue. Bantayan po natin ang ating pong mga sinasabi. And then once again, sabi sa katabi mo, careful, careful. Okay. And then, a tongue has power to give joy. Yun po yung ating pong nais palagi. Yung ating pong mga sinasabi ay nakapagbibigay po ng kagalakan. Okay? Alam niyo po, it will be very easy para po mag-evangelize kung ang mga sinasabi mo ay pawang magaganda. Nakapagbibigay ng kagalakan, nakapagbibigay ng kaluguran sa iyong mga nakakasama. Di ba nakakatuwa po yung testimony ni Melody? Ngumingiti lang siya siguro habang siya'y nakikinig ng mga istoryang walang kakwenta-kwenta. Okay? Di ba ba? Ano ba to? Parang ginagawang basurahan yung aking tenga. Di ba meron pong ganyan? Lahat ng basura nila, yung lahat ng sama ng loob nila. Di ba? Parang tinatapunan yung tenga mo ng mga, di ba? Pero ikaw nakangiti. Kailan kaya matatapos ito? Di ba ba? Tama po? Praise God. So, yun po. It's, sometimes you just have to listen. Di ba ba? Hindi mo kinakailangan mag-hard sell. Hoy, takatit ka na lang church. Di ba? No. We don't hard sell. Hindi po natin hina-hard sell ang salita po ng Diyos. Okay? We attract them. We attract them how? By becoming a joyful person. Okay? Praise God. Yung magtataka sila, bakit ba siyasaya mo? Di ba? 31 na, masaya ka pa. Wala pang sweldo. Di ba ba? Tama po? Okay? Di ba ba? Kasi po, they will keep wondering, bakit masaya ka, di ba? Bakit palagi kang may joy, palagi ka nakangiti, di ba? And then, maipakilala po natin, dahil kay Kristo tayo po may kaligayahan. Okay. And then, 12 words na napakahalaga na ating po palagi tandaan. Alam ko, it's very basic. Pero minsan po, ay naging parang ano na, nakokornihan po tayo. Di ba? Sometimes, it's corny, di ba? And then, say please and thank you. Makiusap ka. Nangungutang ka na nga lang, di ba? Hindi ka pa marunong mag-say ng please. Di ba? Tama ba? Uy, pautangin mo naman ako, di ba? Tama? And then, di pa nag-thank you. Napautang na nga. Okay? So, napakahalaga that we should say please and thank you. Alam niyo po, when you use these three words, ano po nangyayari pag ginamit po natin ang tatlong bagay nito? Hindi po natin tinuturing na bagay yung mga tao. We appreciate them as people. Okay? Okay, and then you are showing appreciation. And then another word po, yung four words, I'm praying for you. Okay, sabihin mo sa katabi mo, I'm praying for you. Okay. Kung hindi pa naman, sabihin mo, I will pray for you. Okay. Pero pagka sinabi po natin yun, but be sure you have to do it. Hindi po ba? Otherwise, ano lang yun, pretension, pagkukunwari, yabang, di ba? When you say, I will pray for you pray for them. Manalangin po natin sila. Okay? Okay, and then we talk people to God. Hindi yung we talk people to other people. Di ba? Di ba? Tama po? Okay? Sinasabi po natin ang mga tao, dapat po dinudulog po natin sa Diyos. Amen. Di ba? Hindi yung ang tao dinudulog natin. Uy, sabi nito, humingi ng prayer request ito. Ito pa lang ang sitwasyon nito. Tama po? Okay, I'm praying for you. Okay, and then ano po? And then the next one is, I love you. I love you. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Okay? It's very important. Okay? Lalo-lalo na po sa mga mag-aasawa pagka nagtatampuhan yan, di ba? Oo. Mamaya, sabi yun, love you. Oh. Ganun na lang, di ba? Wala nang feeling. Okay? So, it's very important. Okay? Okay. I love you. It's a statement that can carry tremendous power. Alam niyo po, nakakalungkot, napakarami po mga bata na lumaki po sila na hindi po nila narinig sa magulang po nila yung salitang I love you. Which is, minsan, yun lamang po yung hinihintay ng bata. To excel in their studies, to excel in life. Kaya napakalaga that every time that you will chat with your children, you tell them, I love you. Okay?
Tell them, I'm sorry. Pagka meron kayo nagawa, anak, sorry ha. Medyo na-late kami ng, Say sorry. Kasi gagayahin din nila yun eh. Nakakatakot pagka dumating sila at nagkamali sila, hindi na sila marunong mag-sorry sa'yo. Di ba? So, kanina nila matututunan nyo sa atin. Kaya it's very important. Okay? Kaya yung mga misan, eh, matagal kong nare-replyan. I'm sorry. Okay? And then the last word pala is, I'm sorry. Okay? So, these two words have a way of breaking down walls. Okay? Ito yung nakapag-gigiba ng pader. Okay? Ng pader sa pagkakasundo and building bridges. Okay? Okay? We can always... Ay, next time na natin, ano yung pag-aralan yun. Okay? I'm sorry. Okay? Kaya kung meron po tayong, kung ma-admit po natin sa ating pong sarili na meron po tayong na-stumble, meron tayong mga bagay na nasabi, sa ating po mga kapatiran na rito, we can take the time para po tayo mag-sorry sa Kanya. Okay? Kasi po, sabi ni Lord, di ba, hindi naman niya tatanggapin yung ating pong pagingi ng kapatawaran kung tayo mismo ay hindi po nakakapagpapatawad sa iba. Kaya it's very important na, o kaya mga kamag-anakan ninyo, kaya natutuwa po ako kanina, dalawa pong restoration. Restoration kay Sister Suzette, tsaka restoration kay Edith. Okay? Praise the Lord. At, only God can repair those kind of broken relationship. But we can also create yung restoration by these two words. I'm sorry. Okay? Sige po, let's all stand up. Tayo po natin tumayo. Hallelujah. So, ang ating pong conclusion, ano po, our tongue is small, but it has incredible power to change you. Meron po siyang kapangyarihan na baguhin ka, na baguhin ang pamilya mo, na baguhin ang buhay mo, na baguhin ang kinabukasan mo, na baguhin ang destiny mo. And it has power to heal, it has power to receive favor, and it has power to bless. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved. Jesus' name. Lead the song, church. I